How can that be, ha? Paano namin naging anak si Charming? Isang maitim at may balat na sa mukha yung sanggol na naging anak niya ni Mama Bel, Sir Henry. Nangilabot si Doña Amparo at sinabing malas ang sanggol. Kinuha niya yung sanggol na may balat at ipinalit niya sa isang magandang sanggol. Binigay niya sa akin yung sanggol at sinabing patayin ko daw. Pero hindi ko kayang gawin yun. Kaya imbis na patayin ko yung sanggol, binigay ko siya sa pinsan ko, si Kuya Ronald. Ang sanggol na may balat sa mukha at si Charming ay iisa. Siya ang tunay niyong anak. Hindi yung magagawa ni Mamaya. Pero Sir Henry, ako po mismo yung inutusan ng mama niyo. Ako po yung inutusan niyang patayin yung sanggol. Stop it! Stop it! You're a liar. Kailangan niyo mag-usap ni mama para malaman ko kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. You come with me. Talaga, Kuya Preston? Makikita ko na at makakausap ko na ang nanay ko? Oo, kaya maghanda ka, ha? Thank you, Jesus. Love mo talaga ako. Mama! Iyo, ano ka ba? Nakakagulat ka na. Ikaw ang nakakagulat! Wala pa tayong isang araw na nagkasundo. Eto na naman, may bago sa'yo. Marami ka dapat sagutin sa akin, Mama. What do you mean? At ikaw? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ha? Matagal na kitang pinalayas, ah! Bago mo siyang palayasin uli, I need to know something. Totoo ba yung sinabi sa akin ni Aleli? Na si Charming ang anak namin? Iyo! Aba, kasinungalingan yan. Huwag kang maniwala dyan! Hindi mo anak ang pangit na yon. Patay na ang anak mo. Iyo, patay na siya. Buhay ang anak mo, Sir Enrico. Buhay ang apo niyo, Doña Amparo. Siya yung sanggol na may balat sa mukha, di ba? Yung pinandidirihan mo nun? Yung gusto mong ipapatay? Si Charming! Sinungaling ka! Mama! Mama, magsabi ka sa akin ng totoo. Aminin mo sa akin. Iho, huwag kang maniwala doon. Wala naman siya ebidensya eh. Tayong dalawa ang mag-usap. And I'll tell you what happened. Ate Sofia, siya, siya ang asawa ng pinsan ko. Sila ang kumukup kay Charming. Alam niya kung anong sinasabi ko. Buo na ba talaga ang loob mo dyan sa gagawin mo? Ano ka ba naman, Nay? Kaninang umaga, halos pinagtutulakan niyo kami umalis na dito eh. Ngayong naka-empake na ako at paalis na kami, tsaka mo naman itatanong kung buong loob ko. Yun eh, nung hindi ko pa alam kung sinong tunay na tatay ni Princess. Anong ibig niyong sabihin? Yung lalaking nasa diary mo, tinawag yun ni Princess na Tito Ricardo niya. Kapatid daw ng daddy niya. Totoo to, di ba? Sabi ni Ronald, dinala yung batang may balat. Dahil sabi ni Aleli, hindi daw niya magawa yung ipinag-uutos sa kanya ng amo yung napatayin yung bata. Kaya sa amin, dinala. At Sir Enrico, yung batang huyon, si Charming po yun. Sinungaling ka, kahit kailan! Sinungaling ka! Oh, Sir, aulo naman itong Donyong to. Eh, di ba itinanong mo rin sa akin noon dito kung sino yung si Charming? Kung saan siya nanggaling at paano namin siya nakuha? Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo dahil yun ang sinabi sa akin ni Aleli eh. Kung naging magbait ka lang sana sa akin, di kita nilaglag. Mama! Tama nga ang hinala ko. Saavedra si Princess! Anak, hindi mo na kailangan magpakalayo-layo. May karapatan ka sa kayamanan ng pamilyang yun. At isa pa, ayaw mo bang mabuo ang pamilya mo? Ah! 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 Ah!
kamalingan lahat yun. Wala na ako pinaniniwala sa sinasabi mo, Mama. Bakit mo tinago ang tunay namin, anak? Bakit? Hindi ko siya tinago, Henry. Patay na siya eh. Sinungaling ka! Kuya! Ricardo! Ricardo, anak! Baba mo ang baril, ma. She is not worth it. Baba mo, kuya. Umalis ako na magulo ang pamilyang ito. Iniisip ko pagbalik ko, maayos ng lahat. Yung pala mas magulo. Nagkamali ako. At sigurado ako, Mama, ikaw ang nagpasimula ng lahat. You ruined my life! Huwag mong sisirain ang buhay mo sa pagpatay mo sa kanya. Napatunayan ko na kahit wala si Mama, okay ang buhay, mas tahimik. Sino ang batang to? Princess. Ang anak namin ni Mabel. Pero sa mga kasinungalingan ni Mama, it turns out na hindi namin siya tunay na anak. Dito na tayo, Charming. Baba ka na dyan. Kuya, sigurado ka bang dito tayo? Eh, ang lalayo ng bahay at saka walang building. Baka mali naman yung address na napuntahan natin. Ikaw ba si Guido? Ako nga. Siya ba si Charming? Opo, ako nga po si Charming. Alam ko kung nasaan ang nanay mo. Talaga po? Ready na po ang makita siya. Di pa rin tinanggal ni Mama. Si Lisette to, ah. Anak, halika na. Alis na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Hintayin ko pa sila, Mami. Pupunta sila dito para sunduin ako. Ikaw na lang umalis. Princess. Hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na. Princess, sige na. Para mo nang awa, anak. Umalis na tayo dito. Ayoko, ayoko. Sumama sa'yo. Nasaan si Ricardo? Umalis. Nagpaalam. Meron daw siya pupunta na importante. Kailangan kong malaman. Sino yung kasama ni Charming? At saan siya nagpunta? Wala ba sa inyo nakakalam kung sino kasama ni Charming? Ako po, kasama niya po si Preston. Sabi ko nga po sasama ako pero marurot yung sasakyan. Saan daw niya dadali si Charming? Hindi ko po alam eh, pero ang sabi po ni Charming, makikipagkita raw siya sa tunay niyang ina. Sigurado ako may kinalaman si Mama dito. I won't waste my time talking to her. Si Preston kailangan ko makausap. Siya ang lalaki ng loko, nang iwan at sumira ng buhay ko.
Guguluhin na naman niya ang buhay ko, Inay. Lisa't mag-usap. Tahan, bumalik ako para sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan. Niloko mo ako. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Sir Henry, inutusan lang po ako ng mama niyo na nadaling si Charming sa isang lugar at ihatid sa isang nagngangalang Guido. Yun daw po kasi ang maghahatid sa kanya sa tunay niyang nanay. Nilihim mo lahat sa akin to. At sino ba yung Guido na yan? Hindi mo man lang sila sinundan? Sir Henry, hindi ka naman po alam na ganun ang plano ng mama niyo. Kinabahan nga ako na makita ko may baril si Guido, kaya bumalik ako dito agad para sabihin sa inyo kung saan ko sila iniwan. Walang iyak! Nilagay mo sa panganib, anak ko! Hindi, tama na! Wala tayong mag-aksin ng panahon. Puntahan na natin si Charming. Preston, sundan ka namin. Halika na! Preston, halika na! Please! Lisette! Patawarin mo ako. Inaamin ko niloko kita. Tinakasan kita. Pero ikaw pa rin ang nasa puso ko. Ikaw pa rin nasa isipan ko. Naaawa ako sa'yo. Pero pag naaalala ko lahat ng kawalang yaang ginawa mo sa'kin, napapalitan ng galit ang awa ko. Hindi totoong pangalan mo, hindi ba mo? Harold de Guzman ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero hindi pala yun ang totoong mong pangalan. Ikaw pala si Ricardo de Saavedra. Nadala na ako sa mga ginawa mo sa'kin. Kaya nakapag-desisyon na ako. Lalayo na kami ng anak ko. Anak. Anak natin, Lisette. Lisette. Dodoblehin ko ang pagsisikap para makabawi sa'yo at para makabawi sa anak natin. Ipinapangako ko na magiging mabuting asawa ko. Magiging mabuting ama ko sa ating anak. Buhayin natin yung pamilya natin. Magiging masaya tayo. Hindi. Hindi ko kailangan ng asawa. At hindi kailangan ng ama ng anak ko. Pinalakas na ako ng trahedya ng mga nangyari sa buhay ko. Masaya na ako na kaming dalawa na lang ng anak ko. Kaya umalis ka na. Lisette! Umalis Lisette. Ka na. Paano mo na awa? Umalis ka na! Nandito na po ba tayo? O nasiraan lang tayo? Nandito na tayo. Kaya sikasuhin lang ako sa likod, ha? Alis dito sa kotse, ha? Susunduin ko lang ang nanay mo. Para masaya, pikit mo yung mga mata mo at magbilang ka. Hindi aabot na 100, nandito na ang nanay mo. Okay ba yan? Oh, umpisan mo na. 1, 2, 3, 4, 5. Bahala sir. Basta nakuha na ng Sophia yung pera niya doon sa opisina nung asawa niya namatay, hindi lang kita hahatian, ititira pa kita dito. Akala nung Sophia na yun, siya ititira ko dito kasama yung mga anak niya. Ako, hibang. Ayaw kaya ng instant family. Promise mo yan, ha? Mga dalang tao kayo, ha! Mami? Anak? Mami? Love mo ba ako? Oo.
Mahal na mahal kita, anak. At lahat gagawin ko, lahat-lahat gagawin ko para sa'yo. Sabihin mo lang, anak, kung ano. Tito Ricardo, sana mapatawad mo siya. Sana tanggapin mo na siya. Para may mommy, may daddy, meron ding princess. Sophia, tama na! Sophia, tama na! Sophia, bitawan mo nga ako! Pakinggan mo muna! Ginagamit ko lang yung babae yun. Siyempre, galing Japan, madaming lapad. Pero ate yan, naman kita pangako yun. Tapos, dito na tayo titira. Sama mo yung mga anak mo. Sino kailangan ba? Nung ay mong dyan kayo ka mga! Rinig na rinig kita! Tapos ang ulitin mo sa akin ang pambabola mo? Akin ang pera ko! Akin ang pera ko! Oh, anak. Para sa'yo na matanggapin ko ulit ang daddy mo. Para sa'yo. Salamat. Lisette. Salamat, Princess. Daddy. Sumabog na kotse. Ha? Ganito po yun. Sobrang excited ko. Pumikit po ako at nagbilang. Dahil hindi na ako makapaghintay na makita ang nanay ko, tinilat ko po ng kotse yung mga mata ko. Tapos po, sumilip ako sa bintana. Kaya ka bumaba ng kotse? Kasi nakita ko yung bulaklak? Opo. Sabi ko po, ibibigay ko to sa nanay ko kapag nagkita na kami. Dami na akong napitas. Tapos, kung marami na akong nakuha, nagulat po ako nang biglang sumabog yung kotse. Sabi ko po,
Jesus. Sana, wala doon ang nanay ko. Sana niligtas niyo siya. Ganun din ako, Charming. Akala ko na doon sa loob ng kotse yung sumabog yun. Kaya ayak ako nag-iyak. Tsaka nagdasal ako. Sabi ko, okay God, na sana iligtas ka niya. Na sana walang nangyaring masama sa'yo. Kaya po pala hindi kami nakasama ng nanay ko doon sa kotse na yun. Kasi pareho po tayo nagdasal. Salamat sa Diyos. Ligtas ang anak namin. Anak? Ano, Charming? Naniniwala ka na swerte ka? Naniniwala ka na makikita mo yung tunay mong magulang? Ano po ang ibig kong sabihin? Kayo po ang tunay na magulang ko? Ako, Charming. Akong tunay mong ina. Talaga po? Buhay pa ba ang batang yan? Buhay siya, Mama. Buhay na buhay si Charming. Ang batang pinagkaitan niyo ng pagmamahal at ng pamilya. Ito siya. Sarili mong dugot naman. Na walang kamuang-muang sa mundo ay pinarusahan ninyo. Pa lang ako. Pinalaki niyo akong mabait. Magalang. Higit sa lahat, may takot sa Diyos. Pero para saan? Para pagdating ng araw, pag nalaman ko na ang mama ko ay mas masal pa sa hayop, hindi ko siya kaya saktan. Hindi ko kayang gumante. Para doon ba yun, Mama? Iyo? Tawarin mo ako. Tawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo, sa pamilya mo. Please. Buong buo ko na silang tatanggapin. Tatanggapin ko ang asawa mo. Tatanggapin ko ang anak mo. Please. No, Ma. It's okay. It's okay, Ma. Hindi mo na sila kailangan tanggapin. Hindi mo kailangan mahalin ang pamilya ko. Lalo na ngayon. Ngayon na alam ko na ang bahay na to ay balot ng kasinungalingan ninyo. Hindi ko na uulitin yun. Hindi na mauulit. Mahirap nung panuwalaan yan, Mama! Ricardo! Lumaki kami na takot na takot sa'yo. Ang bawat utos mo, hindi namin sinusuway. Pero taliwas pa ang ginawa mo doon sa may tinuro mo sa amin ni Enrico. Ang mga kasamaan mo, Mama, ang mga anak namin, ang nadamay. Let's go. Ricardo? Enrico? Enrico, hijo? Enrico? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta?
saan kayo pupunta? Mga anak! Sandali! Enrico! Enrico! Ricardo! Saan kayo pupunta? Huwag niyo akong iiwan para naawa niyo na. Ayoko ko sunod si Charming. Sana lalaki yan, para naman prince na yung ipapangalan mo. Ah, sana nga eh. Alam mo, matagal na namin gusto magkaroon talaga ng kapatid si Charming eh. Magiging ninang ka, ha? Ay, salamat. Ay, kumusta kayo dito? Okay naman. Having fun? Oo. Naming bata, ha? Oh, hi. Yeah. You know, I have a great idea. Dapat taon-taon, sabay natin sineselebrate ang party ng dalawa. Masaya, hindi ba? Hindi lang yun. Mas tipid pa. Isang handaan, isang venue. Di ba? Tama yun. Nay, okay pa kayo? Gutom na nga ako. Hindi ba tayo kakain? Kain na tayo! Sandali na lang ako. Sandali na lang tayo maya-maya. Boy, gusto mo ba si Snow White? Nakakatakot po. Huwag mo nakakatakot yung bata. Ano ba? Kahit ang okay ka lang? Parang may gusto ko sa akin sabihin, ha? Ako? Isasabihin sa'yo? Wala, wala. Hindi, meron pala. Hindi, wala, wala. Kasi ganito yun, eh. Alam ko na yan. May gusto ko sa akin, no? Tama ba ako? Pwes, ligawan mo muna ako. Tayo naman kailan mo magpapakasal? Pwes, ligawan mo ulit ako. Isa't isa't